Hello guys, good morning, good afternoon, and good evening to everyone. Saan man sulok kayo na mundo naroon, hopefully you're staying safe guys. This is Ella Hidalgo of COVID Warriors Corner and Ella Hidalgo TV. And right now guys, I'm going to interview a singer, a composer, and a former vocalist of the Fourmula. Ang grupo po na ito ang nagpasikat ng kantang Kunin mo na ang lahat sa akin, huwag lang ang aking mahal. O diba? Napakalungkot na kanta. Pero ang ganda-ganda ng song, its melody and rhythm, everything about the song, it's beautiful. Kaya nga naging theme song ito ng isang, TV series, diba, sa Philippines. So, let's welcome guys, Mr. Glenn Bonifacio. Hi, Ella. How are you? Thank you for the invitation. And I think this is my second interview with you, isn't it? Hi, and Mr. Bonifacio, Glenn. First and foremost, paano ka napabilang sa grupo ng Fourmula? Nagdaan ka ba sa audition or someone discovered you in an event na kumakanta ka or meron kang connection sa show business? Yan. Kung hindi ako nagkakamali, that was year 1999. May grupo kasi ako noon sa Batangas. Pangalan namin na Rhythm and Soul. Lima din kami sa grupo noon. And then, may isang nag-alok sa amin na kung pwede nga daw na gawan namin ng demo yung kanta. And we decided to record it in Manila, in Green Hills Recording Studio. Kasi sa Green Hills, ano yan eh, may Studio A, may Studio B, C, and D. So obviously, pag nasa Studio A ko, Studio A ka, malaki-malaki yun. So malaki rin yung pagbabayaran mo. So ang kinuha namin yung ano lang, tama lang sa budget namin. Pumunta kami sa Studio C. Studio C and D, parang hindi man nagkakalayo din. Noong time na nagre-record na kami, there was a man who came in, our future manager, and then he talked to a recording engineer na sinabi nga niya na after ng recording namin, kung pwede, pasyalan daw namin siya sa Studio A kasi nagre-record sila noon. Hindi pa namin kilala noon. Kasama niya noon na Jeremiah. Na-record na nila nun yung ano, recorded na yung kanilang kantang Nangihinayang. So, kinausap niya kami na kung gusto nga daw namin na mag-audition sa kanya. Kasi ano eh, yung time na yun, ang gusto nun talaga, boy band eh. Alam mo yun, dyan yung Jeremiah, andyan din yung Wise Guys. Ito nga, yung kami, yung Fourmula. Yung pangalan talaga namin nun, hindi nun Fourmula. Ang unang pangalan namin nun ay Heaven's Cry, na ginawan pa ng kanta ni Brix Ferraris. Kasama yun sa, ano, kasama yung kantang yun, filler yun sa first album namin, yung Heaven's Cry. Ngayon, nung nag-audition nga kami sa kanya, lahat naman kami nakapasa sa kanya. And then isinali niya kami doon sa madami kasi nag-audition sa kanya. I think if I'm not mistaken, that was around 200. And then nakapasa nga kami. So kami yung agad ang kinuha niya. And sinabi nga niya sa amin na sana magpatuloy kami. Eh yung mga kasamahan ko noon medyo, alam mo yun, mga busy sa pag-aaral. So mas priority nila ng pag-aaral nila. Hanggang sa ako na lang yung ano, ako na lang yung ako na lang yung natira. Paurong na rin ako noon eh. Kinausap na niya ako, sabi niya, baka naman Glenn ikaw eh, pati naman ikaw eh, umurong ka pa. So sinabi ko talaga na hindi, I mean, count me in. Ayun, hanggang sa nagkaroon na ako ng mga ibang kasama, andyan si Francis, si Mike, andyan si Mark. So yun, binuo kami hanggang sa sinabi nga ng time na yun, BMG Records kami nun eh. So sabi nga ni Sir Vic Valencio, sabi nga sa Valenciano, sabi sa amin na parang mas gusto niyang mas catchy yung pangalan namin kaysa sa Heaven's Cry. Pinalta nila ngayon ng Fourmula. Akala nga namin na Fourmula as in, you know, F-O-R-M-U-L-A. Yeah, the usual word. And iba pala. So ang F-O-U-R-M-U-L-A.
kasi nga we're four. And then Formula One, dahil kasi first album. How was it in a group na talagang kilala sa Philippines and nagpasikat sa kantangan na kunin mo na ang lahat sa akin? We feel great. Actually, you know, yung time na yun na hindi talaga namin inakala talaga na, alam mo yun, mag-hit yung mag-boom yung kantang kunin mo na lang sa akin. For the second month na hinihintay namin na alam mo mag-pick, kung mag-pick ba o hindi. Kasi ano eh, yung time na yun, nasa taas nun yung ano eh, nanghihinayang yung Jeremiah. So sabi nga nung brother group namin, ay, hintayin nyo lang yan. Maya-maya, makikita nyo na naandyan na yan. And then, yun nga, all of a sudden, na pag nakikinig kami na sa radio station, na from top 10 hanggang naging ano kami, naging top 6, top 4, 3, hanggang sa naging top 1 yung kanta. So, wow! Sabi na, parang, ano, we feel really great na talagang alam mo yun, feeling mo na hindi mo actually maano na talagang ang sarap ng feeling na tinangkilik ng mga tao yung kanta namin, yung kunin mo na lahat sa akin, na nagustuhan nila, at nagpapasalamat talaga kami sa lahat ng Pilipino na yung mga sumuporta sa amin every time na meron kaming, kasi yung time na yun, ano na eh, na yung nag-hit na yung kanta, na may mga bookings na kami, may mga nagbubook sa amin, sa lahat, sa mga shows. At saka every time meron kami mall shows, may tinatawag pa kami dating ano eh, barangay tour, WRR, yung kasama namin. At saka ng Love Radio, yung kasama namin yung mga yan. Ayun, masaya. Talagang, we feel so great. Ano ang mga challenges bilang isang main vocalist ng Formula? Nako, napakadami, Ella. Isa sa mga challenges sa grupo namin, yung time na yon, alam mo yun na kasi sa grupo hindi mawawala yung ano eh, yung tampuhan, may hindi pagkakasundo. Pero nalagpasan namin lahat yan. Yung time na yun, hindi namin nakakalimutan na pag kami hindi nag-iimikan. So, yung manager namin, paramdam niya. So, if there's any problem, guys, would you like to talk? So, nagsaset siya ng meeting para sa amin. May open forum kami. Alam niyo, hanggang sa nagsasabi kami. Talagang ano, straight to the point kami sinasabi namin kung ano yung problema. Hanggang sa nalalagpasan namin lahat ng mga pagsubmit at yung mga trials na yan. Yung nga sinasabi ko sa grupo ko ngayon na The Voice, na kung gusto nyo marating natin, yung mga gusto natin, eh, maging matibay tayo. Kasi once na malagpasan mo itong trials na ito, yung pagsubok na ito, hindi lang, alam mo yun, hindi lang grupo ang magiging treatment nyo sa isa't isa. Magkakapatid na. Like us, Formula, we're still actually looking for him, like for Francis, for Mike, for Mark. Kung kumusta na ba, bakit hindi siya nag-reply sa aming messages. So, we are worried na baka may sakit. So, kumusta namin. Okay, busy lang daw siya. Yeah, kasi yung isa naming kagrupo ngayon na si Mike, ang pangalan niya ay Kel. Kasi siya ngayon yung vocalist ng South Border. So sinabi, eh tol, kumusta na? Pasensya na at ano, at busy nga daw siya. Okay, it's fine. At least we know that you're fine. And then yung mga ilang yung second mga challenges talaga. Pag kami nasa recording and then sasabihin ng manager mo na, "Oh, you have to prepare for yourself tomorrow after recording." What? Yeah. Wala kaming tulog nun. As in, from recording, dediretso kami sa studio, sabi sa ABS-CBN, meron kaming guesting sa ASAP, or may taping kami sa ganito. Kasi, pag nandun ka na, gagawin mo na lahat eh. Pagkatapos nun, sasabihin lang sa amin ng manager na, "Okay, you still have like one or two hours to sleep sa sasakyan." And diretso ulit tayo sa studio. Now, we have to finalize this song kasi kailangan matapos. Kasi marami pa kaming i-re-record na kanta. Kasi hindi mo naman basta i-re-record yun, mag-rehearse ka pa. Ayun, yun ang mga challenges talaga na napakahirap, na masarap, na nalagpasan namin. At worth it naman
yung mga kinalabasan. Do you have any future plans to reunite with the group or any projects, any album or concert? Honestly, meron talaga kaming plano na mag-reunion kami ng Fourmula. Yun nga lang, nagkaroon tayo ng problema, nagkaroon tayo ng pandemic, so nagbago lahat ng plano. Pero matutuloy pa rin naman siya, kausap na namin lahat ng mga tao sa Philippines na pag natapos ito, once na nga inyo, makauwi ako. So magkakaroon kami ng plano kung kailan. Hindi lang actually, alam mo yung simpleng reunion eh. Ang plano talaga namin, magkaroon kami ng concert reunion together with our brother group Jeremiah and our sister group Tangerine and Tin Hearts. Kasi ang Jeremiah, kasi ang kasabay nila yung Tangerine. Sila yung kumanta, alam ko tanda niya. Oh, wag na wag mong magawa na ako ay iiwan mo. Yan, Tangerine yan. Sister group namin yan. Ang kasabay naman namin na pinaka-sister group namin ng Fourmula ay ang Tin Hearts. Yan, ano ba ang kinanta nila? Yung di ko kaya, di ko kaya, ako ay iwan mo. Sila yung kumanta niyan. So yun nga, so kino-contact ngayon ng mga tao behind this plan na magkaroon kami ng concert reunion, and hopefully na matuloy na to. Siguro at 2 years or hopefully 2 years from now ay matuloy na. Malay mo, by next year. Yung nga lang, kailangan talagang paghandaan talaga. Kasi lahat, ang dami namin nasa abroad eh. Ako, nasa UK. Yung isa, yung nasa Jeremiah, nasa San Diego. Yung isa, nasa California. Yung iba, nasa States, sa New York. Madami, kalat-kalat kami ngayon eh. And, yun nga, papaalam ko sa inyo yan, kung kailan yan. At, sana, makarating kayong lahat dyan. At iimbitahan ko lahat ng aking kagrupo, the boys and the girls. Even you, Ella, sana makarating ka. Ano ang most memorable na nangyari sa'yo bilang isang singer and with your group Fourmula? Most memorable, wow. Isa lang, isa sa akin naaalala talaga. Alam mo kung ano yun, napaka-memorable sa akin. Yung time na yun, nung nasa recording kami noon, eh kinabukasan, meron kaming yung launching album namin. Ilo-launch na yung album namin. So sinabi sa amin ng manager namin na, iso ang inyong uniform nyo, yung uniform, costume ninyo, ay yung black na sinuot namin dun sa tutorial. Ngayon, nung okay na, hanggang sa nagbago yung kanyang decision niya, hindi, mas maganda yung yung picture niya mismo na nasa cover ng album niyo, which is yung white. Ay, yung white ko yung nasa Batangas, kasi taga Batangas ako eh. Anong oras noon? Siguro alauna na madaling araw. Eh wala akong dalang sasakyan noon, kasi inihatid lang ako ng aking ama sa Manila, doon sa aking mga pinsan ko sa Makati. Kasi kailangan nila na sasakyan. So, wala akong sasakyan. Eh, kailangan kong umuwi ng Batangas. Dahil kasi ang gusto nila yung costume na yun eh. Eh, kailangan maaga yung call time namin sa ASAP eh. Before 8 o'clock, naandun ka na. So, ang ginawa ko noon, katapos ng recording, eh nahihiya ako noon eh. Dahil kasi alam mo yung buho ko noon eh. Colored. So, ang ginawa, nagsombrero ko. Tapos, bumiyahi ako hanggang Alabang. I think 2 o'clock in the morning. Naalala ko noon, nasa Alabang ako. At nag-abang ako kung mayroong bus na papuntang Batangas. So, wala. Buti na lang, may dumaan na FX. Yung time na yun, may FX na biyahe ng Batangas. Nakarating ako ng Batangas. Pagdating ko doon, kumain lang ako, and then dumiretso na ako, alis agad ako, kasi nga sinabi ko sa aking ama't ina na meron kami alam ng parents ko na launching namin. So pinahiram na sa akin ng ama ko yung sasakyan. Ang sabi niya sa akin, kaya bang mag-drive kahit na hindi ako, okay lang ako. Salamat na, thank God na talagang
nakarating ako ng ano ng safe sa Manila. Yun ang talagang napaka-memorable sa akin na nangyari sa Fourmula. Since na lumipat kayo dito sa United Kingdom, hindi mo ba nami-miss yung pag-perform sa maraming tao, sa mga fans mo, of course, na nagpapa-autograph, nagpapa-picture? Do you miss anything of those kind of things na nangyari sa inyo during your kasikatan sa Philippines as a group? Oo naman. Of course, namimiss ko yung mga yan. I do remember when I arrived here in UK, that was 2004, nung sinabi sa akin ng kuya ko na, I think it's time for you to move on. You're here in UK, pero it doesn't mean na talagang kakalimutan ko yung music. Siguro magpapahinga lang yun. Alam mo yun na pag talagang yung music is your passion talaga, talagang tatapikin at tatapikin ka talaga sa likod mo. Sasabihin, hoy, I'm here. Yun. Talagang na-miss, bigla ko na-miss yung time na nag-show kami ng nakagrupo ko ng Fourmula, na naranasan namin, alam mo yun, sa Araneta. That was, I think, as a family day ng PLDT. ASAP din siya. So, it was a big event na sa Araneta ginanap. Na talagang, wow, ang dami. No? First time ko na ang daming tao. Ang sarap ng feeling na nakikita mo sila na nagsisigawan, nagpapalakpakan. And then, alam mo yun, nandyan sila lagi nakasuporta sa'yo. Of course, humihingi sila ng mga autograph. May pagkakataon na humihingi din ano. No? So, why not? Alam mo yun, hindi naman ako big artist para mag-inarte, di ba? Yun, namimiss talaga namin yung, lalo na pag meron kaming may ginagawa dati kami nun, lalo yung nagpo-promote kami nun ng kanta namin alam mo yung kanta namin, kunin mo na lahat sa akin, wala pa siyang areglo, as in talagang piano pa lang siya. Nagkakaroon kami ng tour sa lahat ng mga comedy bar. So pumupunta kami talaga, iniisa-isa namin yan, sa music box, sa punchline, sa laugh line, lahat talaga, sa music 21, umaabot kami lahat kung saan-saan ng bar. Ma-promote lang namin yung kanta namin. Umuwi kami noon, siguro 4, 5, 6 in the morning. Masaya naman kami kasi at least nakapag-promote kami ng kanta namin noon. Saka at the same time, alam mo yun, nag-e-enjoy yung bawat isa sa amin. Yung talagang mamimiss at mamimiss mo yun. Hindi pwedeng hindi yung mamimiss yun. What can you say na na-revive ang kanta ninyong Kunin Mo Na Ang Lahat Sa Akin? And naging, as what I've said earlier, naging theme song pa ng isang teleserye. We are so honored. We're so happy nung ma-revive na yung kanta namin. When my manager called us, tsaka yung mga kagrupo ko na sinabi na i-revive nga daw yung kanta namin, Kunin Mo Na Lahat Sa Akin. Alam mo yun, na feeling ko na talagang masaya na ako kasi na itatak na namin yung kanta. Na ibig sabihin, kaya gusto nilang i-revive yung kanta, nandun yun, nakatatak na. Talagang honored kami na mas masaya na, of course, si Angeline Quinto yung nag-revive. At hindi pa yun, ni-revive nung idol ko pa, si Gary V, na hindi ko in-expect na, alam mo yung dating akong ini-idol. Hanggang ngayon naman, ini-idol ko si Pure Energy, si Garvey, na ni-revive niya yung kanta namin na Kunin Mo Na Ang Lahat Sa Akin. And yun nga, naging theme song niya ng isang teleserye noon sa Philippines. I can't remember. anong teleserye yun. Ang naalala ko noon na kinausap kami noon na before ako umalis ng Philippines, na ang sinabi na gusto na gawing theme song siya ng isang pelikula na i-revive dapat siya ni Pops Fernandez. Yun nga lang, medyo hindi natuloy yung pinaplano ng movie time na yun. So, yun. You are also composer. So, saan mo nakukuha yung inspiration mo sa pagsusulat? Any tips sa mga budding composers natin out there?
Well, ang masasabi ko lang bilang isang songwriter, alam mo yung tip ko sa ibang songwriters na alam ko marami dyan magagaling. Ako naman, hindi man ako magaling na songwriter eh. Baguhan lang talaga ako eh. Ang talagang naging mentor ko dyan, of course, si Sir Jimmy Borja. Kilala mo rin yan, di ba? Kaibigan mo rin yan, si Sir Jimmy. Ito lang ang masasabi ko, if you want a beautiful song, if you want a beautiful piece, do it from your heart. Yun lang ang masasabi ko talaga. Nagawa ko yung kanta ko, wala nang luluha pa. Of course, yung kulang pa ba, yun yung first composition ko, yung kulang pa ba. Kaya rin wala nang luluha pa, commercial siya. So yun ang aming inuna. Nagawa ko yan, yung kanta niya, ako ay nasa isolation period. Alam mo yung malungkot ka, na may takot ka sa puso mo na hindi mo alam kung ano pwede mangyari sa'yo. Pumunta na ako sa keyboard ko na tumutugtugtugtug ako. Kasi nakakuha ako ng magandang, siguro dahil nga ng ano, it's from my heart. So nagawa ko talaga yung magandang melody niya. Hanggang sa ginawa ko na siya ng lyrics. Nagustuhan naman nung record producer ko na kumpadre ko pa mismo, si Ferdy Gardon. At sinabi nga niya sa akin na ibigay natin to kay Mark Santos. Isa sa pinakamagaling na arranger sa atin sa Pilipinas. At nung matapos nga yung areglo, isa lang nasabi ko, wow, as in wow, ang galing talaga. Yan lang masasabi ko talaga na if you want a beautiful song, a wonderful piece, do it from your heart. Yun lang. Among sa mga nasulat mong kanta, ano ang pinaka tagos sa puso mo talaga or nagbigay sa'yo ng deep emotions nung sinusulat mo ito? Yung pinaka tumatak sa puso ko na kanta ko yung Itay na ginawa ko. Kasi nga, it's a true to life story ng aking ama. Magaganda naman yung mga ibang songs ko, from Kulang Pa Ba, Wala Nang Luluha Pa. Of course, yung Itay, yung My Heart Belongs to You, na parating na kanta ko. And yung marami pa eh, mayroon pa bang ikaw sa puso ko, meron marunong ka pa bang magmahal, at saka yung tinatapos ko ngayon na kung iiwanan mo. Pero ang pinaka tumatak sa puso ko ngayon ay yung Itay. Talagang, kasi it's a tribute song eh, for my dad. Alam mo yun, yung in and out ang aking ama sa hospital. We went home, me, my kuya, and my sister. Umuwi kami sa Pilipinas. Kasi nga our dad is unwell. So, kinailangan nga lang bumalik agad na mga kapat. Nauna sa akin yung mga kapatid ko dito sa UK, bumalik. At ako yung naiwan doon for one or two weeks. Alam mo yung, tinanong ko yung aking ama noon na, are you okay? I'm leaving. Bilang isang magulang, alam mo yung ramdam mo na kahit masakit, alam mo kahit masakit sa kanila, kahit masakit sila, hindi nila sasabihin sa'yo na ano. Kaya ang sakit-sakit sa akin, sinabi niya sa akin, kaya may words yung sinabi sa akin. Sige lang anak, ikigit ka sa biyahe mo. Kaya nilagay ko nga yung lyrics sa iyo. Ingat ka sa iyong paglalakbay. Tinanong ko siya, are you okay? Are you fine? I'm okay. Don't worry about me. Sabi niya sa akin, okay lang ako. Pero alam ko sa puso niyo pa, alam mo, ayaw na ayaw niyo ang paalisin. Pero kailangan ko umalis kasi nga ang family ko sa loob. And then, a few days after, mawag akin yung niya, sabi, my dad is gone. Sabi ko, nag-promise ako na I'll make a song for him. Ito nga yung Itay. Thank you. Do you have any future plans as well for yourself or your composing and your singing, your recording? Do you have any other plans? Well, my plan is to finish all my songs, you know, to make my first solo album. And then after that, maituloy namin yung promotion
lagi na na pinaplano namin. Hindi lang dito sa UK, ha? Kasi may plano kami na pag nakauwi na sa Philippines, gusto nila na i-guest ako sa mga TV shows and hopefully yung kanta ko na pag hindi wala nang luluha pa or itay na mai on air na sa radio. Ano ang epekto sa iyo ng pandemic, especially when it comes to your job in healthcare and also in your passion in singing and composing? It is really a big impact for my day-to-day life, especially sa work natin, especially you and me, Ella, we're both frontliner, alam mo yan. After our duties, ang laging takot natin sa dibdib natin, yung family natin, nauuwian natin, na sana okay ang lahat. Alam mo yun, this kind of disease na parang hindi natin alam kung kailan matatapos. So, ginagawa naman natin ang lahat na when we get home, we go straight to the bathroom, have a shower, before you go to your family. So, lahat yun. Yun ang talaga naging epekto sa akin ng pandemic. And when it comes to my singing career, yun nga ang masasabi, buti na lang, meron tayong social media. Ito nga yung YouTube. Tinanong ako dati ng record producer kung meron akong YouTube channel. Sabi ko meron, pero I'm not active. And yeah, sinabi nga sa akin na you have to be active para tayo makapag-promote. So I started na maging active nga dito. Marami akong nakilalang tao. Of course, andyan yung The Voice, The Girls, nakilala ko lahat sila. At mababait naman yung mga nakilala kong tao na tumutulong sa akin. And sana, yun nga, dumating yung panahon na hindi lang tayo magpo-promote dito sa YouTube, sa Facebook, kundi mismo dun, mismo sa TV, sa ano yung dating ginagawa, no? Sa radio stations. Sarap ng ganun, di ba? And do you have anything to promote or to let your supporters know about yourself? Yes. Thank you, Ella. Okay. Please come and visit my YouTube channel, Glenn Bonifacio. Please subscribe and do like and support my songs, Wala Nang Luluha Pa Ni Tay. Sana makapashare kayo dyan sa Spotify, sa lahat ng digital sites. Nandyan po yan. Sana supportahin niyo po ako. And of course, sa aking grupo na The Voice and The Girls, sana pashare niyo rin po kami at sana makapag-subscribe din po kayo sa amin. Sa lahat ng mga kaibigan ko, of course, nandyan si Batang Alae, na napakabait kong kaibigan. Sa lahat dyan ng mga kaibigan ko sa YouTube, maraming salamat. Suportahan niyo po sana kami lahat. Ayan po guys, ang ating interview with Mr. Glenn Bonifacio. Thank you so much and it's a great honor and pleasure to be asking these questions to you. And hopefully we'll see each other in person, not only in virtually. This is Ella Hidalgo of Kobe Bar's Corner YouTube channel, Ella Hidalgo TV, and Kumusta Kabayan of the Philippine Las Vegas Radio. Thank you. Thank you, Ella. Don't worry. We'll see each other in person. Anyway, we're here in UK. I'll see you around. Thanks.